Pilipinas ang nakaraang 10 taon siguro. Pero kumpara sa ibang bansa, alam niyo ba sa Venezuela, 390% ang inflation. Times 4 ang pera. Meron mga bansa na 100% inflation. Ibig sabihin, tumoble. Sa atin po, nag-average lang anywhere around 6%. Single digit pa rin. Single digit. Yung 100 pesos last year, ngayon, 106 pesos na. Hindi natin makakaya na, tumaas ang presyo ng bilihin, pero hindi po sobrang sama. Kaya ko inuuna po ito, kasi karamihan, bago nila may gawing aksyon sa kanilang kaperahan, iisipin kagad yung mga problema, mga challenges, o tingin nila balakin. Naku, hindi ako makakaipon kasi ang taas ng presyo ng bilihin, ang daming gastusin. Alam niyo po ba sa mundo ng kaperahan, lalo na personal finances, lahat po hindi natin makokontrol. Hindi natin makokontrol except kung tayo gagastos. Hindi natin makokontrol yung ating kita, baka yung kumpanya magbawas ng trabahante at mawalan tayo ng trabaho. So, our earning activity, hindi natin control yun. Yung ating investing, kung kikita, lalago yung pera natin sa stock market, cryptocurrency, real estate, negosyo, hindi natin control yun. Ang makokontrol lang po natin kung tayo gagastos. How we spend. Kaya nasa sarili pong nating mindset talaga kung paano natin haharapin ang bagong taon, lalo na sa bagay na may kinalaman sa ating pananalapi, na walang emosyon. Ang ibig sabihin ko na walang emosyon, miski na masayang-masaya po tayo, hindi naman dodoble ang pera natin. O malungkot, o magalit, magalboroto tayo, yung utang natin, nandyan pa rin. Kailangan po we have to be more rational, mag-iisip, than emotional pagkat may kinalaman sa ating kaperahan. Kasi walang emosyon ang pere. So, Arman, no, you already gave the outlook, no, para dito sa atin. Pero siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, mas interesado sila pagdating po sa personal finances. Kasi nga, syempre, sabi mo nga, hindi natin kontrolado, no, yung paggastos ng pera. Ang kontrol lang natin pala, ang gastusin ng pera. Pero wala naman tayong personal na kinalaman sa gera, sa Russia versus Ukraine, sa nangyari sa Hamas versus sa Palestine, sa Israel. So tayo po, kayo po bilang isang financial expert, ang personal finances that we have control of, kasi tayo magdidikta kung paano natin gagastusin ang ating pera. Paano po papalaguin? Ano ang mga tips ninyo that you can share with us so that we can double our money or even triple it if possible? Kasi syempre, kung yan lang kinikita mo, tapos ilalagay mo lang sa banko, wala pang 1% ang interest niyan, di natutulog talaga ang pera mo. Pero paano po natin gigisingin? How can we make our money work for us? Kasi like you said, in a nutshell, money begets money. Di ba? Kailangan mong gumastos para kumita. Correct. Yung mag-uumpisa sa ating sarili at sa ating pananaw, ano ba ang nabibigay at meron sa atin? 168 hours a week ang binibigay sa ating lahat. Yan ang nagpapantay-pantay sa atin. Dumaan na ang 8,760 hours. Yan ang isang taon. Bakit ko pinupuntire yung oras? Miski na sinabi kong hindi natin control. Ngayon po, bagong taon, bagong pananaw sa kaperahan, ang oras po, pera. So, pag sinabi natin oras ay pera, at pantay-pantay naman tayong binigyan ng 168 hours. Pantay-pantay sa isang linggo. Sa isang linggo. Matulog na tayo ng 8 oras ba kada araw. Pero yung iba, yung mga tumatanda katulad ko, wala na ngang 8 oras matulog sa isang araw.